Lahat naman siguro tayo, minsan sa ating buhay ay nangarap ng malaki at magandang bahay o kung di man kahit yung simple lang. Basta, sama-sama kayo ng mga mahal mo sa buhay. Pero, habang tumatagal, pamahal na ng pamahal ang mga bilihin kaya ang pangarap na bahay ay hindi na ganun kadaling abutin. Pero, huwag kayong mag-alala. May mga alam akong bahay na murang-mura lang sa halagang 50 pesos ay makakabili ka na. Ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo na akong alamin saan ang mga bahay na ito. Baka sakaling may magustuhan kayo. Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaari nyong kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Bago natin alamin ang sinasabi kong 50 pesos na bahay, atin munang silipin ang magandang bahay na ito na nagkakahalaga lang ng humigit kumulang 500 pesos o 10 US dollars. Ito ay walang iba kundi ang New Jersey Mansion. Ito'y disenyo ng tanyag na local architect na si Architect Dudley Van Antwerp na may 6 bedroom at 3.5 bath. Sa mga nalilito kung bakit may 1.5, 3 para sa full bathroom na may shower, water closet at lavatory. Yung 1.5 ay yun yung tinatawag na powder room kung saan walang shower. Ang 110 years old na magarang bahay na ito ay kilala din sa pangalang Aubrey Lewis House na ipinangalan sa yumaong American football player na dating nagmamay-ari ng bahay. At kauna-unahang African-American na naging captain ng Notre Dame Fighting Irish Athletic Team. Ito'y unang inilabas sa market noong 2017 sa halagang $10, ngunit walang gustong bumili. Bakit kaya? Ang bahay na ito ay nakatayo sa 2.7 acres ng Noel Enterprises Incorporated, isang developer kung saan balak nitong patayuan ng 8 single-family house. At ang Montclair Township Planning Board ay inaprubahan ang planong hati-hatiin ito sa 8 lote. Ngunit ang Montclair Township Historic Preservation Commission ay hindi sumang-ayon na gibain ang dating bahay. Kaya napagdesisyonan na lang na sino mang makakabili ng bahay na ito, kailangan niyang ilipat ang buong bahay. Dahil hirap silang makahanap ng bibili sa bahay, ang developer ay nag-alok ng $10,000 bilang bonus sa sinumang bibili. Mukhang good deal na, 'di ba? Ano sa tingin nyo? May bumili kaya? Wala pa rin dahil ang magagastos sa paglilipat ng buong bahay ay aabot sa $200,000. Hindi pa kasama dito ang gastos sa bagong lupa na lilipatan ng bahay. Dahil sa walang gustong bumili, ito'y napagpasyahan na lang gibain. Magtungo naman tayo sa parteng Europa. Ito'y sa maliit na nayon ng Ololay na matatagpuan sa bulubunduking rehiyon ng napakagandang isla ng Sardinia sa Italia, kung saan binibenta dito ang humigit kumulang 200 abandonadong bahay sa halagang 1.2 US dollars o halos 60 pesos lang. Ito'y ideya ng kanilang mayor na si Efesio Arboa na balak muling buhayin ang bayan upang hindi ito maging ganap na ghost town at mapanatili ang kanilang natatanging tradisyon. Pero hindi lang ganyan kadali ang real estate bonanza ay may simpleng kondisyon dahil ang mga bahay na ito ay hindi na maganda ang kalagayan. Kung sino man daw ang nais bumili ay kailangan niyang iparenovate ang bahay sa loob ng 3 taon, nagagastos ka ng mga $25,000. Maraming nag-abot ng interes mula sa iba't ibang panig ng mundo na nais bumili ng mga bahay. Kaya ang alkalde ay umaasang ang hakbang na ito ang magbibigay ng mga trabaho sa kanyang mga kababayan at muling bubuhayin ang ekonomiya ng kanilang lungsod.
Ang San Francisco sa California ay ikalawa sa most expensive city sa USA at kilala sa napakamahal ng mga properties. Kaya ang hirap paniwalaan na may natatanging bahay na nagkakahalaga lang ng $1 o halos 50 pesos lang. Ayan ay matatagpuan sa Hercules, California. Nagsimula ang lahat ng binili ng pamahalaan ng Hercules ang bahay na kilala sa pangalang Historic Home No. 54 o Queen Anne dahil sa Victorian architecture style nito na balak nilang i-preserve. Hinati nila ang bahay upang dalhin sa Duck Pond Park ng syudad. Ngunit di kalaunan na pagdesisyonan nilang hindi nilang ituloy dahil hindi nilang magawan maglaan ng angkop na budget para sa nasabing proyekto. Kaya kung sino man ang makakabili ng bahay na ito ay kailangan niya itong ilipat sa sarili niyang lote at buuin muli ang bahay na alam naman natin napakamahal gawin.